So what's up mga titong, kumusta kayo at welcome back ulit sa channel ko mga tito. Ngayong araw na to, nandito ulit tayo sa Molino Beta Bacoor upang mag-update sa inyo, no? At syempre itong pinuntahan natin sobrang controversial ngayon. Pinagkakaguluhan mga tito dahil dito mga otits, alamin natin kung tunay ba ang haka-haka na dito sa Molino Beta Bacoor laging bago at hindi nauubusan ng isda. So tara mga otits, silipin na natin to. Kung excited na kayo, excited na rin ako. Tara na! Ayan na si Madam sa mga ayan. Ayan oh. Madam, kamusta? Okay lang. Ayan oh. So, yun mga tito, no. Tayo yung mag-update dito at syempre sa mga hindi pa nakakakilala sa mukha ni Madam, malamang sa malamang naka-chat niyo na to or nakabili na kayo dito kay Madam, hindi niyo pa nakikita yung itsura niya. Ito po si Madam. Ayan, baka akala nila Madam lalaki yung ka-chat nila. Babae. Po. Babae, babae po ako. Ayan. So, yun mga tito, yun oh. Piniplex ni Madam, pink na pink mga ka-otis. Yeah. Hindi po kayo namamalik mata dahil yung nakaraang vlog po natin mga tito, eh dito po yun. Ayan o. Oh. Nandito pa rin yung halos. Ilan yung kinakarga na ito, Madam? 300 plus na betta fish at sobrang dami na naman nating makikitang iba't ibang klaseng isda mga otis. Pero ayan si Madam. Madam, ano ba yung mga available natin ngayong isda dito sa Molino Beta Bacoor? Ayan. Karamihan ngayon mga ano, rose tail, giant, tapos mga carnivore. Oh, teka lang Madam. Bitinin natin sila saglit mga tito, bibitinin namin kayo dahil mamaya ipiflex natin isa-isa kung ano bang laman nitong mga mahiwagang jar na to. Ayan. Dito nga mga otit sa Molino Beta Bacoor, hindi mo kailangan mag-aksaya ng time dahil mahuubusan ka ng betta fish kapag nahuli ka mag-mine. So alam ko mga tito, excited na rin kayo dahil ako excited na rin. Kaya bibigyan ko na kayo, hindi ko na muna kayo bibitinin. Bibigyan ko kayo ng konting montage lang sa mga betang makikita nyo dito. Hi guys! Ako ulit, nagbabalik. Molino Bacoor Beta. Ngayon, gusto namin ipakita sa inyo yung konti lang naman na pagbabago dito sa aming shop. At the same time, papakita na rin namin kung ano yung mga beta fish na pwede nyo makita dito. Madam! Totoo bang bali-balita? Naku po! Totoo bang meron kang balo ng beta dito kaya tuloy-tuloy yung supply mo dito? Yan, sobrang dami mga kaotit oh. Hindi. Ako baga, unang-una kasi, ang kailangan mo, buyer. Kung tuloy-tuloy yung bumibili sa'yo, saka din siya magtutuloy-tuloy ng supply. Ngayon, kung ang usapan, tungkol kung saan ko kinukuha yung isda,
kailangan nun sobrang dami mong supplier. Mm-hmm. Which is, na-accumulate ko sa 1 year mahigit kong pagbibenta ng beta. Kasi sa una, hindi naman agad-agad, meron ka na agad mga supplier. Mm-hmm. So yun, dumami naman dumami hanggang sa ngayong panahon na to. So, sobrang dahil ko supplier, din ako naubuso yung isda. Tsaka mga ka-OT, hindi basta-basta yung kinukuha na ni Madam. Ayan, katulad na ito mga tito. Ayan o. So ayan mga ka-OT, tignan nyo naman mga tito, kung paano mag-flex yung mga binibenta ni Madam. Ganyan po mga ka-OT yung in-out ni Madam. Ayan. So ayan, eto kasi, Madam, tama di ba? Yung isda yung magsasalita para sa mga buyers natin, sa mga bibili niyan. Siyempre, kung putyo-putyo lang yung binibenta ni Madam, nako, asahin nyo. Wala rin bayar. Hindi ka rin makakapag-renew. Hindi magtutuloy-tuloy ito. Ito, tignan nyo naman, oh. Every day ba may stock tayo dito, Madam? Or ano? Mostly 3 days. Every three days. Ibig sabihin na itong 300 na nandito, ubus to. Minsan, siyempre, hindi naman palagi yung Pasko. So, Tira, female. Once a week or twice a week, ganyan. So, yun mga ka-otit, siyempre. Hindi mabubuo ang araw nyo kung hindi tayo lilibot ni Madam. Madam, ano ba yung mga available natin ngayon? Ito yung mga hinihintay talaga nila eh. Dito, sa side na to. Ano yung mga makikita natin dyan? Dito sa ano na ito, puro half moon yan. Ganyan. Ayan, mga ka-audit. Tapos dito, mga HMPK na solid color. Merong blue, red, yellow banana. Tapos ito, mga female. Lahat to mga female na mga koi nimo. Merong mga Nemo Galaxy, iba-iba. Tapos dito, mga iba-ibang HMPK. Bukod pa, dito naman sa kabilang rack ko, yung mga Rosetail, Dian, saka iba pang magaganda. Meron tayo ditong Half Moon, HMPK, Crown Tail, may mga Rosetail pa tayo. So, panigurado, Madam, iba-iba yung presyo ng mga yan. So, magkano ba yung price range natin sa mga to? Yung sa mga sa mga HMPK muna. HMPK, mostly 150 to 250, pinakangal na 290. Sa hindi tayo import yun ah. Sa mga half mo naman, mostly niyan 250, 290, 350, ganyan. Tapos sa mga... Pair na yun o isa lang? Isa lang. Isa lang, isa lang. Tapos sa crown tail naman, 150, 190 to 250. Depende rin eh, iba-ibang strain. Mas rare, mas mahal. Depende rin sa form, pinig. O, saka depende rin kung tayo import. Pag tayo import, mas mahal. Kasi mas intense yung color din eh, no? Pag tayo, no? So mga ka-otit, sobrang daming giliw na giliw sa pag-aalaga ngayon ng betta fish. Dahil nga sa mga habang fins neto, o di kaya naman sa iba't ibang kulay ng mga betta fish. Kaya yung iba ngayon ay tinatawag yung sarili nilang mga collectors. So katulad na lang neto mga otits, saktong-sakto to sa mga collectors na parang sinisilaban lagi yung bulsa na parang gustong bumili lagi ng betta fish. So ito mga tito yung tinatawag na mustard gas. Ayan mga otits, compatible na compatible kayo neto. Kung kayo ay sinisilaban, ito naman yung gas mga tito na magpapa-boom na mga collection nyo mga tito. Ayan. So meron tayo dito mga copper base, meron tayo mga blue base, at syempre meron tayo mga black base dito mga tito. So sobrang ganda ng combination nitong ng color combination nilang dalawa, di ba mga tito? Kaya paboritong paborito to lalo ng mga collectors, no? So sa naghahanap po ang mga collectors dyan mga tito, ito na po yung tamang pagkakataon nyo. I-mail nyo na po to dahil yung mga iba po dito may mga pangalan na po. Ayan, wag na po kayong magpahuli mga otits, lalagay natin sa description box mga tito yung Facebook ni Madam para syempre makabili rin kayo sa kanya ng beta. Ayan, ito po yung mga mustard gas po natin dito mga otit. Hindi po to junior size ha, malalaki na po katulad na ito. Ayan, tignan nyo naman po yung caudal na ito. Pwede nang pamaypay, ayan o. So syempre, bibiuro lang natin mga otits ulit para syempre makapili kayong maigi. Ayan, pagtitingin kayo ng beta mga otits, titignan nyo rin, no, bukod sa form and pinage, sa coloration, syempre, titignan nyo rin kung gaano sila kalilikse. Kasi yan yung magpapakita na talagang healthy yung mga isda. Ayan, kailangan nagpe-flare-flare. Ayan, parang mga panabong, di ba?
So, mga kawatid, sobrang dami na nga nagbago dito sa Molino Bacoor Shop. At yun na nga, madam, gaya na napag-usapan natin dati nung nakaraang vlog natin, sobrang dami mo pa ditong future improvement dito sa shop mo. So, ano na ba yung mga nadagdag dito?